Hindi na ka. And yon, we are back, mga sir, for the last series of the day ng BTS Pro Series Season 9. It's between Execration versus Polaris Esports. I'm Eugene and I'm together with KJ. Hello, good evening sa inyong lahat. Magandang gabi. Ayan, sabi naman si Eugene. PD na, caster pa. Tira pala, dumating. What's up? Sorry. Ayan, pasensya na mga kaibigan. Galing lang sa ibaba. Wala, kailangan pa umakit. Pero anyways, mga chong, I'll be opening the camera in a bit. Pero, ayun nga, kumusta kayong lahat? Ate mo KJ, how is you? Ayan, okay lang naman. Ayan, good evening sa inyo lahat. Sa'yo din, JV. At yun, muntikan pang mapasabak si Derek, eh, no? Akala namin. Easy lang. Nakatulog ka na eh. Pero yun, hindi tayo natulog. Yung live stream natin. Oo. Ito na galing sila sa 02 na versus AG. So I think kailangan mag-reset muna ng Execration, no? At i-leave behind yung kanilang laban kanina at mag-refresh and start anew dito sa series natin. And tingnan natin kung anong mangyayari dito, mga kaibigan. So Polaris Esports, we all know na itong team na to isa sa mga ayun experienced players na din somewhat. And tingnan natin kung anong mangyayari. Execration naman dito. Uy, they do have the Grimmsnook and Beastmaster combination. Kanina kasi medyo naging boset sa kanila yung Grimmsnook ng Army Geniuses. So, kaya siguro kinuha din nila. Eto, inspiration. Oo, Beastmaster. So, medyo solid naman yung kanilang lineup. Ayun nga, solid yung lineup nga. Indeed, now for Polaris naman on their end, pretty basic. Nakikita natin yung mga supports na ito na alam naman natin sobrang grabe mong boss at laning wise, this Undying can do much, di ba? And of course, sustainability ng isang PA, yan talaga yung kanya magiging sandigan. Pero hindi ko alam kung gagawin ba nilang offlane itong Undying, and pwede ba silang kumuha ng pause for? It's still possible, or kumuha na lang sila dito ng offlaner that could potentially, you know, harass or punish yung safe lane ng Execration. Kahit sa ngayon, hindi pa nila alam kung ano nga. Tingin ko naman, Undying is a really good position 5. So, tingin ko, sila naman yung may advantage of having that last pick. So, basically, you can counter out their carry or maybe pick out some offlane that is a really good laner up against yun nga, yung magiging carry ng Execration. So, nandun pa rin yung kalamangan nila in terms of picking pace. But Execration naman, since hindi pa nila alam yung possible offlane ng Polaris Esports, so better they would pick out carry that is pretty strong the laning pace. And I think this is a really good pick slot. Most of the time, it counters out offlaners na mga makukunat. Usually, makunat yung mga offlaners, melee heroes pa. So, tingin ko, okay na din. There's a kun ka din. So, parang if ever man na they would put kun ka on the bottom lane, para mawawala yun sa option. And then, kun ka on the middle lane up against Void Spirit. We've seen it earlier sa laban ng Execration. And tingin ko, kun ka is pretty much a good mid laner for Polaris Esports. So, now, we're looking for an off lane. Tidehunter is open, pero hindi mo naman siguro i-risk na pumili pa ng Tide sa harap ng isang Slark. Diba? Alam naman natin yung kayang gawin ng Slark towards that kind of hero, and parang puro na din sila, alam mo yun, ang hirap eh. May timing silang iniintay, very dagger reliant si Tidehunter sa ngayon kung siya nga yung kukunin. And looking at Execration, yung power spike nila, sabay na sabay, and may synergy. Wala kayong masyadong aniintay na hero. Slark, isang item lang kailangan yun eh, pero Elder Titan, okay. So, they're gonna go for what? Elder Titan offlane, possible pa rin naman. Kasi with that Astral Spirit, sobrang sakit din nun, if ever man na marami tangang tamaan. And maybe they're looking for, like, yeah, Elder Titan offlane. And ang gusto nilang gagawin dito is that lalabanan nila ng sapakan yung Slark. Since yun na nga, di ba?
Sobra sa kanto na isang Elder Titan kapag marami siyang nadaanan. Uy. Ayun nga. Yes. Ang naisip ko lang din dito, AJ, si, tawag dito, si Elder Titan yung naging sagot nila pang, ano tawag dito, laning wise, di ba? Hindi ka ganun makapahirapan. So, pero sariling facing. And, against Beastmaster, alam naman natin ang isang Elder Titan very very strong, lalo na kapag maraming units yung kabila. So pwedeng one way to counter Beastmaster out as well. Mm-hmm. At saka pang ano din kasi tong ano eh, pang defend eto si Elder Titan in terms of high ground or any sort of push na gagawin ng Execration, Elder Titan is a really good hero. So, tingin ko, sakto-sakto at kayang-kaya naman ng Polaris Esports na tapatan itong Slark and Grimmslow's bottom lane together with the Undying ka na, alam mo na, sobrang sakit din ng Undying. Nakawan lang ng stun, tapos sapak-sapak na Elder Titan. Depende na lang talaga kung ano yung gagawin ng both teams sa laning phase. But, overall, tingin ko maganda naman yung heroes ng both teams. Yes. Nandito. I agree. Kasi syempre, ito talaga yung group stages. So, ito yung magdidikta ng laban for these guys. Kaya naman, mas mainam ng maganda yung maging simula nila. Pero, let's introduce the players bago tayo magkatuloy-tuloy dyan. Pero syempre, RR will be using out Grimstroke, Bob for Void Spirit, Abbott on that Slark, BDC, dito nga kay Mirana, and Tino sa kanyang Beast Master. For Polaris naman, we have Boomy with Undying, Nico, Elder Titan, Mac, Kunka, TML Bane, and Natsumi para sa kanyang Phantom Assassin. Yun, okay. Nako po. Ito si Abbott, masasabi lang natin na good addition siya dito sa lineup ng Execration kasi yung timing nila maaaring mag- interconnect. Agresibo. Sila BDC. Agresibo din naman ang playstyle nitong si Abbott in a way. Diba? Iniisip ko nga lang dito if meron pa kasing adjustment eh. Kasi Tino is a hard kid way back. And siguro kasi wala na din makita talagang matinong offlaner etong Execration, kaya na forced out na maghanap sila ng available na carry and ilipat na lang si Tino since kayang-kaya niya namang mag offlane. As what I've seen earlier na malakas talaga si Tino any role, pero syempre iba pa rin talaga yung nilaro mong role nang kay tagal-tagal. Diba? So, iba pa rin eh. Diba? Nandun pa rin yung adjustment at some point. Pero tingin natin, overtime, tingin ko, as time goes by, practice lang talaga ng practice, magiging maganda yung synergy ng mga players natin dito. Kasi bago pa eh. So, understandable na binubuo pa lang yung chemistry na itong limang players na to. Totoo yan. Siya na pabat. Yes. And yun talaga yung importante sa team, the synergy. Kahit gano'n pa naman kalakas individually yung mga players na yan, kung wala yung connection nyo sa isa't isa, parang baliwala eh. Para saan pa't sobrang lakas ng isang player kung hindi naman siya ma-activate, mapapa-online, diba? So, alam naman natin, Execration, sila yung isa sa organizations in the Philippines that nag-hone ng mga bagong players. So, kilala sila sa mga adjustments na ganito. Diba? Mga, what's parate. New? Hindi mo na ano eh, tatanong yun eh. Kasi parati naman na may mga bagong addition sa Execration. Yowe, diba? Dati. Yan, sila Abed, sila DJ, galing din dito. Gabi. Ay, DJ, hindi pala. Gabi and Abed, oh, diba? Yan, so, Gabi, asan na sila ngayon? Ando na. Naglipa na, na sa international teams. So, ayan. Tingnan na lang natin. Ngayon, malay mo. This is the, you know. Okay, wait lang. Patay na nga for a first blood. And nakuha na nga yun ni Natsumi in that first blood. Brought to you by PNXBet. Don't forget to register using your code on WXC. At sa baba,
inintrohan din naman ng Execration yan for a trade sa offlaner. Oh, pero tingnan mo naman, kawawa masyado si Abbott dito. Kung makikita mo yung last hits niya, hindi siya makalakapit. They might get the kill on Nico, pero hindi makapag-farm yung carry nila and mahirap yun for Abbott kasi Slurk naman is hero na hindi talaga malakas or mabilis mag-farm eh. Unless nandun na yung level niya eh, na makapagpa-level siya ng kanyang first kill and mahirap pa dun kahit magpa-level siya ng first kill eh sobrang gastos sa mana kapag gusto mong bumawi sa farm. Hindi siya yung tipo ng TA na wala lang, i-hit ka lang, stack mo, hit ka, walang problema. Diba? Kumbaga, ang daming cost para doon sa bagay na yun. Pero anyways, mga kaibigan, going back into this game, as we all know, etong si Slurk, heroes talaga yung puhunan yan mamaya. Diba? Yun yung magiging sandigan nila. And swak naman sa lineup na gusto nga nilang i-achieve, which is sobrang lakas sa pick-off, diba? Kung tutuusin, kung ma-pull off nila, it will be a potential snowball game for Execration. Mm-hmm. At saka ang maganda kasi kay Slurk dito, isa napakaraming strength heroes ng Polaris. So, more strength hero, meaning marami ka ding mananakaw na Agi, and then that turn into, you know, attack speed na yun yung angat-katin mo talaga kaya gusto ni Slurk yung mga ano eh melee hero na strength kasi the more na makunat ka the more ka na maraming mananakaw na agi. Yes, talaga namang sulit na sulit para kay Slurk i-doodles yan. Diba? Pero on the mid lane may ganap though the X-Mark won't be on point together with the Torrent. And let's check out these guys kung ano nga ba magiging sagot ng tropahan ngayon. Good thing, ito nga si Bane. Pumunta siya dun sa may rune to at least secure yung possible bounty. Kung hindi naman niya makuha, mapupunta niya naman yung bounty dun sa may taas. Though, power up rune magiging secure din para sa mid laner. Good! The nightmare save! Could have been an arrow kill for BDZ, but nope, sabi dito ni CML. What a nice play. Grabe naman yung execution doon. Expected niya na mag-a-arrow si BDC eh. Really great timing and sayang sobrang huge sana na turn around yun para sa leaning phase si BDC at saka ni Tino kasi that is supposed to be a kill and carry sana yun. So, mad prediction! Mad prediction coming from CML. Nice play. Paluwag sana yung buhay ngayon ng Beastmaster kung nangyari yun, napatay nila etong si PA. Carry yun eh. Diba? Ako. Pero BDC. Naiinis na siguro ngayon dahil nga itong si CML is playing inside his head. Okay. BDC with the arrow. Did connect para nga dito ngayon kay PA. They will just invest some damage. Pero alam mo naman, wala silang pang-burst sa isang PA ngayon. Yes. Sobrang hirap kasi kung makikita mo yung level ng isang PA, level 5 na, and then yung katapat niya is level 3. Pareho, tapos level 3 din yung isang Bane Elemental. So, dyan pa lang, alam mo na na luging-lugi na yung lane dito ng ano, Execration sa top lane. Hindi man sila namamatay, pero nakakapag-farm ng maayos yung PA na dun yung level. So, all goods for Polaris so far. All goods indeed, but wait, there's more. Execration on the other hand will try to take out itong si Boomy. He's way too low and there's Bob to secure that kill. Just a support. Pero sa ngayon, gusto na ng Execration yung mga ganong klase ng kills para mag-keep going yung kanilang kalamangan or yung momentum sa ngayon. And wala, Bob. We'll just keep on dodging those X-Mark plays by Mac. Pero tingin ko naman, okay lang naman si Mac dito sa middle lane. Kahit sabihin natin nakakuha ng kill si Bob right there, pero napapabayaan naman yung mga cores na nakakapag-farm freely for Polaris. All goods lang. All goods indeed. Kasi yun naman yung mga trabaho ng support eh. Magpahabol, kahit namatay sila, it's fine. Huwag lang sobra. Totoo. Basta wag din ang core ang mamamatay. Kasi sayang, nagpahabol si support,
nagiging sakripisyo, tapos mamamatay din si Core. Yun yung ayaw mo mangyari, di ba? Kasi sayang eh. Sayang yung binibigay mong deaths, yung sakripisyo na ginagawa mo para sa team kung di mo na naman masusulit. Di ba? Pero syempre, mga kaibigan, eh, ano pa lang to? Kumbaga, nagpapakiramdaman pa tong mga to. Sa ngayon. Yes. Pero so far, Polaris, medyo maganda yung kanilang naging start ha, na 2-0 nila yung kalaban nila last time and now, uy, di tumama mo. Grabe naman si Bob. Munti ka na iterim na dun, pero si ML surviving, though tumatagal pa, there's gonna be the brains up to prolong his death there. Bob! Yun na nga, sumalo na nga ng torrent plus the ship, Aether Remnant para kay Mac, para sana makataka si Bob, but there's gonna be the big pole to close the gap, and there's PA to help out Bob being chased down from top to mid. PA is still alive and makakapag-dissimulate buhay pa, but nope, sabi ni Natsumi. Nako, masyado siyang tumagal dun, isipin mo yun, sobrang na-delay yung kanyang farm, buti na nga lang umalis Corey na patay niya eh, tsaka sa kanya na punta. Oo. Sobrang natulit din eh. Kahit umalis siya sa lane, pero nakakuha naman siya ng kill, it's okay. Diba? Totoo. Doon pa rin yung pera. At XP. Yan. Sa ngayon naman, tignan naman natin yung counterpart niya sa kabilang team, which is eto nga si Abbott. Hindi ganun kaganda yung farm, but ito yung okay na eh. Nakakakuha ng kill. Oh, nakakakuha ng kill, nakakahingang maluwag, pero BDC, nasakal. Opo, next. Warak eh. Nilatigo. Warak ang mukha ni Pennywise. Gag. Hindi, natataon kasi ano ngayon, di ba? Halloween. Halloween. Oh, natataon lang naman kay BDC. Pero si ML, eto na nga ang kinatatakutan niyang si Void Spirit. That's gonna be a kill for Bob. So 4 and 4 ang higpit ng laban ni KJ. Oh, sobrang dikit lang even na yung laro na Execration sa Army Genius has naglast ng 1 hour 2 games. Oh, so ay. Could we expect a 60 minute game? Basta Execration ang naglalaro. Tingnan natin. Posible. Pero hindi pabor sa kanila yun ngayon ha. Though Slark malakas. Oh, pero the rest of the team may timing eh. Diba? Kung aanuhin natin, kung susumahin natin. So, kailangan nilang makuha yung timing na yun kung saan sobrang lakas nila. Pero, naka-smoke sila. Okay, Bob. Na-reveal na yung kanya smoke. He's going for Natsumi. Nakita na mga kaibigan na araw pa sa mukha. And this PA is about to fall. That's gonna be a kill for Bob. Good rotation para dito sa Exe. Polaris failed to help out their carry right there. Tino, delikado to. Mukhang magkakaroon pa nga ata ng trade. Oh. Possible trade indeed. Dahil nga ang Beastmaster mapapatay na din dito nitong si Bumi. Okay. Mahirap kasi talaga walang escape mechanism itong ano eh. Beastmaster. Yan. Ang X-mark lang patay talaga kagad to unless meron siyang reinforcement or mga backup dyan sa top lane. Pero he tries na nabawasan yung lane, especially na, nandun yung catapult kasi usually iisipin mo na magpupush talaga yung Execration dahil nga nakuha nila yung carry, so hindi mo iisipin na yung Polaris magta-try pa rin lumaban sa top lane. Pero nakita kasi siguro ng Polaris na uy, Slark still performing on the bottom lane. So pwede pa rin. Yeah. Pero para i-click tayo direct para makita natin yung item dito ni Kuya ng PA. Yung, thank you. Yan. Kasi sa ngayon malapit na siyang makakuha ng kanyang Battle Fury which will help him boost his farm. Alam naman talaga natin pag nangyari 'yon, lalaban na lalaban yung apat para mas magkaroon ng spasyo ang isang PA. Kaso, yes.
Speaking of lalaban, JB, mukhang magkakaroon ng bakbakan. Bakbakan indeed! Roar! Ginamit na kagad, pero Bumi pumasok na. Soulbind, nandito din naman ito na nga po ngayon si Void Spirit to go in. Malk is dead together with Undying. Nasubukan pa nga patagalin ang buhay, pero patay pa din yan. There's gonna be the tomb to be destroyed. Beastmaster, mapapatay as a trade. 3v2 action. Actually, ito na to me. 3v pa. Okay, okay. Natsumi na-delete. Bob is about to die. But double kill for apat na kupo. Masamang nakakapag-farm ng Essence Shift ang isang Slark early in the game, and 5-man dead sa side ng Polaris. Sobrang ganda ng Soulbind ni RR doon. Sobra. So that time, cooldown pa ng saglit yung tombstone ng isang Undying, kasi hindi magpo-position ng ganun si Bumi if hindi pa if nandun na and available na yung kanyang tombstone, kasi ginamit niya yun kanina nung pagpatay nila kay Beastmaster. So, tinake yun ang chance na execration na, okay, let's go and push the top lane. Wala tong tombstone, and that was a really great timing for execration. At saka para sa akin, medyo pangit din yung position ni CML sa kanyang pagtitipi, kasi nasa harap siya ng napakaraming heroes na execration, which is really not advisable for a Bane elemental na hero. So, kumunek yung Soulbind sa dalawa. Totoo. Hindi niya din kasi afford the cancel. Di ba? Kasi kung i-cancel niya man, wala pa rin. Wala pa rin eh. There is na, okay, dito na lang ako sa harap. Instead, so, ginawa niya yon to be able na ma-focus yung attention ng hero sa kanya instead of sabagay. Force. Ah. So, alay, kumbaga. Alay, posible. Kaso nga lang, gaya na point out ko kanina, hindi maganda kung yung alay nyo, eh, walang pinatunguhan. Tulad na nangyari, na team wipe sila sa laban na yun, and plus 3 tower push sa exe. Pero ito na nga yung sagot. Pumitas na sila ng mid laner. Ang execution, Bob is dead as Mac takes him down. Pero mid lane, may ganap din. Ito na nga yung pampatulong ngayon kay Kuya mong Abbot. But that's another kill to go for his Lord. X-Mark into the torrent for this Beastmaster. Lalaban pa nga yata. Pero Earth Splitter, kumonekta lang para dito kay Dino. Okay, Abbot. Trying to escape the Shadow Dance. Makakalayo siya ng bahagya. Pero mahabol pa rin naman ang tropahan ng Polaris, and he might be punished. That's a tip for Abbot, and that's a kill para dito kay Nico. Grabe. Mainit yung laban, lakas, ha? Oo, sobrang lakas ng teamfight ng Polaris kapag meron silang stone tsaka go ship, eh. Sobrang hirap laban, and partida, ha, nababasat pa yung tombstone. What more pa kaya kapag maganda yung position ng tombstone, at sobrang gulo talaga sa teamfight. Kasi ang problema dito sa side ng execution is that target yung heroes nila, wala masyado silang pang teamfight. So, ang pang pick-off, no? Oo, yung winning potential nila is that ma-minus 1 nila muna yung Polaris, katulad nung nangyari kanina sa top lane na isa-isang pumasok yung Polaris. Yeah. So, lumamang talaga yung heroes nila. Unlike na kung Polaris maglalaro sila as 5, medyo mahihirapan talaga yung execution na i-execute yung teamfight nila unless sila yung makauna. No, tulad nga nito, ito yung kalakasan na pinapoint out natin, mga kaibigan, kung mag-isa lang yung kanilang kalaban. But with that stop, patatagalan yung pagpatay kay PA, and nakatakas pa nga siya. Hindi na, kita mo, hindi na pinurso ng exe kasi alam nilang malapit nang tumulong yung mga kakampi ng Polaris. There is the Aether Remnant to help out RR para makatakbo. There is the Phantom's Embrace plus the Inkswell, but the damage of Mac will be enough. Sila yung iniisa-isa, pero buti na lang nakapag-dissimulate. Astral Step palayo. Itong si Bob. Hindi na nga matatapos yung chase down dito sa Void Spirit, pero that is huge para sa Polaris kasi naiintindihan na nila yung gustong gawin dito ng EXE, and nakukuha nila yung groove nung draft nitong EXE. So, ba't pa tayo magpa-play around sa play na gagana sa kanila? Diba? So, mas maganda talaga kapag sama-sama technique etong Polaris. And for Polaris kasi, sobrang taas din ang level ni Mac, eh. Compared mo kay Bob dito, though, siguro lalamang talaga sa laning phase etong si Kunkka, kasi sabihin na natin na Kunkka meron siyang splash damage, si Bob naman meron siyang pang farms
somewhat dito sa may middle lane, which is yun nga, kaso gumagamit ng mana eh. Unlike itong si Kunkka na naghihintay ka lang ng cooldown eh. Once ag level 4, I think 4 seconds yung cooldown, so mabilis kang makakapag-farm. Para kang adensity Templar Assassin na kapag nalood ka sa lane jungle ka lang, makakabawi ka agad. Nandun na yung boost ng Cormie, unlike si Void Spirit talaga, sobrang hirap, napipitas pa. So, pareha sila ng Slark eh. Pareha sila ng Slark na mana dependent sa pagpa-farm. Diba? Mm-hmm. And itong si Slark, nakikita natin kanina, and hanggang ngayon, nagpa-farm pa rin siya ng Ancient. Na for PA, saglitan lang. Diba? Yes. Yun yung difference nung dalawang heroes ngayon, and kailangan talaga makabuelo muna nitong si Slark for them to be able to snowball in this game. Mm-mm. Kick off kasi yung aasahan talaga ng execration eh, na hindi nila magawa. Sa ngayon, na supposed to be they're looking for a kill para para magkaroon ng laman for, yung essence. Oo, yung ano nila, kalamangan nila si Hero. Kasi yung lamang nila si Hero is pick off. Pag hindi sila nakakapag-pick off, mabilis mag-farm yung kalaban nila. Given na yung kalaban nila would be Kunkka and PA na may mga cleave. So, kung farming yung pag-uusapan, lalamang talaga sila unless matalo sila sa teamfight. That's true. Pero RR, nakita pa nga dito ngayon ng Polaris. Info yon para dito sa side ng XA. Yes, walang ano ngayon, tawag dito, wala silang makukuhang core dahil na-prevent ni RR from offering his life. Pero di naman natin maalis yung posibilidad na tuloy-tuloy pa rin yung pag-farm ng isang PA. Diba? At saka, ano yung ano, naka-orchid si, ano, Max? Para, panghuli. Panghuli sa, ano, panguna na lang siguro sa Void, or di kaya Slark, Void Spirit. I'm not really sure kung ano yung item niya sa ngayon. Kasi pwede naman siya mag-use Scepter to be able to escape on Kunkka. Usually kasi kapag kalaban mo Kunkka, yung Scepter, isa sa mga pang-counter lang. Essentials. Sa, or di kaya sa combination ng isang Kunkka. So, totoo. Matic. Combo breaker ba? Yan. Tama. Oh no! Mas naku po. This master will be found. Lalaban ba dito ngayon ng excretion? Arrow did connect. Wait, para dito kay Kunkka. Kakunat yan. Spirit Vessel, nandito na mga kaibigan. Sabay Soulbind, ginamit na din naman mga chong. Patay na nga itong si Mac. Double kill for Natsumi on the other hand. While ito nga po yung grip para kay Void. No way out for Bob. Heroes dead sa side ng execration plus Slark magiging alay pa din, triple out para kay Natsumi and Polaris. Oh my golly, they are too strong. Partida late pa si Nico dumating doon na at napitas kagad yung isang Kunkka. Pero ang sakit ng minus armor ng isang Elder Titan doon, plus wala kang buhay kasi naano ka ng na-dedicate ka ng undying eh. Undying? Nang lalambot, no? Ang hirap. Oo. Sobrang hirap talaga ito yung fight dito sa execration. Alas, ang dapat siguro nilang gawin dito is makakuha sila sa, ng isang kill tapos ituloy-tuloy nila yung pick off. Kasi pag teamfight talaga yung pag-uusapan. Eto. Yan, pick off. Patin yun. Teka. Ayun. Okay. Kaso babawi. Babawi. Ako, hindi babawi. Sila pumapayag ng ganas-ganas. Makakakuha ng kill dito yung execution na sagasaan nga ng barko. Si BDZ for Exe, ang redemption nila ngayon would be itong si Slark. Okay, Slark alone. Siya yung nakikita kong anong tawag dito? Key or susi ng Exe para nga dito sa game natin. Patino will be using that roar for him to escape. Or staff out, but with the blink of PA, it's enough para nga makahabol. Patay si Tino, pati si RR. Sumama pa. Ako, napasubo na X eh. Napasubo na din naman ng X eh. Nahuli din naman dito ngayon si Bob. Oh no. Daming error sa side ng X. Lamang work on this. Nasa cliff. Huwag ka info. Kita nila dito ngayon si Mac. Nagpapanggap na word si Bob. Alam ba nila? Nagro-Roshan? Ang ganda din ng tombstone eh. Kasi pa, sakto pa Roshan din, no? Totoo! Wow, parit yung zombie. Grabe. Pero Arrow will reveal their position. Mm-hmm. And mukhang hindi na nga nila i-contest pa ito. Hindi na kaya. Wala silang offlane, wala din silang roar. Sobrang hirap. Yeah.
4X eh. Tsaka nakikita ko sa teamfight, parang wala silang proper target kung sino nga ba yung papatayin natin sa teamfight. Kasi both of the supports of Polaris, parang wala ka din mapapatay eh. Mm. Unless gamitan nyo ng Roar, diba? Ang kunat nga na si ML, may brain sap. And then yung Undying, it will took you a long time. Oh no. Grabe. Nightmare into the grip. Ayay. Para nga dito, kay Void Spirit. Ooh. Ganda, pero buti na lang hindi nakabot dun si Mac. Ganda ang ginawa ni Beastmaster. Tinanggal niya agad yung Nightmare. Mm-hmm. Diba? Kaya napilitan gumamit si CML ng grip right there to hold him continuously. It's just that yung isang kunta, eh, failed to follow up na mabilisan. Kaso, dito nga sa my mid, uy, eh, kung si Nico na makagalims na mga idol, tinatambol yung mukha ni kuya mong abat. You'll be spotted. Napigilan pa nga Earth Splitter. Won't connect onto this Lark. He'll survive, but RR will pay the price. BDZ will be taken out as well. Two supports down sa side ng Exe. Can they fight? I doubt. I highly doubt na lalaban pa sila. Kaya nananakbo na lamang sila dito ngayon, mga kaibigan. Bahagang bundok ng Exe. And there's gonna be the double kill for Natsumi. Grabe, grabe yung PA. Run, total rundown yung ginagawa ng Polaris. Kabaliktaran. Advantage na din kasi sila eh, oo. Ako po, kabaliktaran ang nangyayari. Hindi din kasi naging malakas yung lane. Ako, uli pa ba si Abad? Kanina pa si Skimmer, ganito lang yung ginagawa niya. Tingin ko ika-cancel niya lang yung TP ni Abad and then... hindi. They will go for a pick off. Kasi nakita ko si Mac, ayun no. Nag-TP sa top. Okay. Eh. Okay. So, wala na. Hindi nila naabutan. Wala. Nawalan din ang vision dun si CML. Kasi hindi pa naman glimmer yung gamit niya eh. That's just a shadow amulet. So, pag nakita siya dun, baka unahin pa siya. Kasi wala pa naman dun si Kuya Mungkun ka. Though, Nico with the play around Jukes is out there. RR deleted by Natsumi. Kita mo yung delete potential dito ng Polaris. Sobrang taas. Oh, tsaka binibigyan lang ng vision ni Nico si Natsumi. And then, pag nakita nila yung mga supports dito, Natsumi na bahala paano patayin. Nang mabilisan. Totoo. And kung si RR in a BDC. Napakahirap. Hindi mo naman kasi masisi din si RR kung bakit nga sobrang dami niya ng deaths ngayon. Siya yung sumasalo ng galit ng Polaris eh, para ma-prevent yung possible poor take dito ng team na ito. Kasi kung si Slark ng si Slark yung mabibigyan, this game is pretty much over. Oo. Tama ka dyan. Nababauna nga sila eh. Sa network, sa teamfight, hindi sila nanalo. And they need to do something. Yeah, kasi badly. If ever man, maghihintay lang sila na maghihintay sa aggression ng Polaris, I don't think they can win this game. Ito, pero BA. Nako, ito na naman. Nice stomp. The dagger is there. X mark for this Beastmaster. He will be gone in a flash. Mac taking that kill. Gusto ko i-point out na yung draft ng X eh, should be built para sa pang-rundown. Pick-off, sabay magsusnowball dahil nga sa mga kills na makukuha ng isang Slark. Kaso, kabaliktaran na nangyayari ngayon. Dito, tama ka dyan. Yung pilinano nila. Kasi hindi din sila makakapag-rundown kapag pangit yung naging laning phase nila. Since hindi sila nanalo sa laning phase, there's a thing on the passive side, which is yun yung tinitake advantage ng Polaris na okay, hindi gumagalaw etong execration. So, we make a move. We make kasi mayaman a move. Sila. Indeed. Wala, ang daming leeway. Yan. Yung leeway talaga ang dami dito para sa Polaris and sinusulit lang nila yun. Oo, diba? Sinusulit talaga nila kasi alam nilang kayang-kaya na nila eh. Kita mo yun si PA, meron akong AG, so bakit ako matatakot may BKB pa? Ito na nga, nailigtas pa sa unang beses. Oh my God, Natsumi still alive. Aegis will finally be picked up. Pero, busag na yung tier 3 mid tower. They're now going to push this barracks. Uy. Stomp. Okay, tugo ko ba? Torrent, on point.
Pero this is a possible push para dito nga sa myself. Rax though, Soulbind into Void Spirit's Astral Step, mga chong. Patay si Alba, oh, but... pinapak ni Mac. At yun ang double kill for Natsumi 3. Heroes dead. Sumama pa dito si Bob, 3 cores down. Oh no. I guess this is it. GG will be called. Isang mabilis by Polaris. Wow. Ala, sobrang ganda ng performance ng Polaris. Lahat ng lane nila, tingin ko nanalo eh. Sabi natin si Nico na namamatay man siya sa lane, but napapanig naman nila si Abba at hindi nakakapag-farm ng maayos. So I think it's fine. And as for execration, talaga medyo magulo yung kanilang team fight every time. And wala silang masyadong pick-off na nakuha on this game. Kapag may pick-off man, ang nangyayari kasi nagkakaroon ng better trade yung Polaris. So, it's pretty sad for execution this game number one. Sobrang sad. And Bumi, he is the post 5. Pero kung titignan mo yung end item niya, nakaganim spore staff. Ang yaman noong isang undying. Just goes to show how this game happened. Ganto kalaki yung gap na nagawa ng Polaris up against Execration. And that's just the game 1 action, mga kaibigan. This is best of 2. So, meron pang redemption game itong XN. Dito natin malalaman sa next one kung makakabawi ba sila. Pero, yun nga, yung ating naging game 1 action. Maraming salamat sa mga nanood. Muli kami nakasama yung Shoutcasters. This was JB. And this was KJ. Magbabalik kami para sa malupit na bakbakan ng BTS Pro Series Season 9. So, don't go away. We'll be right back. Bago na ang mundo, mas humirap ang goal.